Tumayo ang lahat para sa panalangin, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa muli na namang araw na iyong ipinagkaloob sa amin, sa buhay at kalakasang taglay namin sa ngayon. Maraming salamat po. Dalangin namin na ang lakas na taglay ay magamit sa pagtupad sa mga nakaatang na responsibilidad sa amin. Salamat sa patuloy na provision ng aming mga pangangailangan sa kabila ng mga pangyayari sa aming kapaligiran. Magandang umaga sa lahat. Maari na kayong umupo. Pedro, maari mo bang pangunahan ang pag-check ng mga lumiban at hindi lumiban sa klase natin ngayong araw? Mabuti naman at walang lumiban sa ating sa araw na ito at tayo ay magpapatuloy na sa ating talakayan. Sino dito ang makapagbibigay ng ideya ng ating pinag-aralan noong huli nating pagkikita? Okay, Pedro. Magaling. Tandaan natin na ang pagtatala o pagsusulat ng mga impormasyon batay sa ating tinalakay ay isang pamamaraan upang masigit pa itong maunawaan at maintindihan. Naunawaan ba ninyo, mga bata? Ngayon ay nakita niyo ba ang larawan sa pisara? Sino ang makapagbibigay ng mga ideya o ano ang unang pumapasok sa inyong isipan kapag ito sa inyong nakitang larawan? Magaling. Sino pa? O mahusay. O lahat ng inyong ideya ay tama. Ang larawan na nasa pisara ay isa sa mga halimbawa ng pilosopiya na umusbong sa Silangang Asya na ating tatalakayin sa araw na ito. Handa na ba kayo? Mabuti. Unang gawain. Sa gawain ito ay ikokonik ninyo ang honey A sa honey B kung saan ito napabibilang. Nakikita nyo ba ang ating gawain sa pisara, sa likod? Nakikita nyo ba? Mabuti naman. Sino ang gustong sumagot sa simbolo sa unang bilang? Okay, Pedro. Maria, ikaw naman sa pangalawang bilang. At si Juan naman ay sa pangatlong bilang. Mahusay lahat ng inyong sagot. Lahat ng inyong sagot ay tama. Ang una ay, sa unang simbolo ay ang tawisem. Ito ang simbolo ng tawisem. Sa pangalawang bilang, ito naman ay ang Confucianism. Ito ang simbolo ng Confucianism. At sa pangatlong bilang naman ay ang legalism, at ito naman ang kanilang simbolo. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang pilosopiya. Ang pilosopiya ay mapagkilatis. Napag-aaral sa mga pinakamalalim na katanungan na maaring itanong ng sangkatauhan. Palaging nagtatanong sa mga bagay-bagay upang magbigay linaw, mag-alay ng kasagutan at magdagdag ng karunungan sa mga nagtatanong. Unang tatalakayin natin ay ang Confucianismo. Ang Confucianismo ay tinatag ni Confucius sa Shandong, China noong 6th at 5th siglo bago ang karaniwang panahon. Ang kanyang mga turo ay mababasa sa kanyang mga aklat na isinulat. Ito ay ang 4 books at 5 classics. Nakapokus ang pag-aaral ng Confucianismo sa mabuting paraan ng pamumuhay at ethical teaching. Ang tamang pagki- at ang
tamang pagkilos sa lipunan. Naniniwala si Confucius na ang pagkakaroon ng mabuting paraan ng pamumuhay ng isang tao ang nagdadala ng kapayapaan sa isang lugar at buong mundo. Ayon naman kay Confucius, may limang bertud na dapat taglayin ang isang tao. Ito ay ang una ay ang gen o kung basahin ay ren. Ang ibig sabihin nito ay kagandahang loob. Pangalawa ay ang yi. Ang yi ay pagkamakatwiran o tamang pag-uugali. Ang li naman ay pagsasagawa ng mga ritual. Ang xiao ay ang paggalang sa mga magulang. At ang xi naman ay ang pagiging katiwa-tiwala. Hindi naniniwala si Confucius sa buhay pagkatapos ng kamatayan o life after death. Ayon kay Confucius, ay hindi pa natatapos ng tao ang pag-aaral ng buhay upang talakayin agad ang kamatayan. Ilan sa mga tanyag na napahayag ni Confucius ay, respect yourself and other will respect you. Susunod naman nating tatalakayin ay ang tawisem. Ang tawisem ay itinatag ni Lao Tzu. Ito ay na isinilang noong ika-500 BCE sa probinsya ng Hunan, China. Nagtrabaho naman si Lao Tzu sa silid-aklatan ng kaharian. Sa kanyang simpleng pamumuhay ay natuto siyang sumunod sa tinatawag niyang tao o daan. Isa itong paraan ng pamumuhay. Bago niya iniwan ang imperyo ng Chu, ay isinulat niya ang aklat ng Natao, Tao Te Ching, o ang ibig sabihin ay The Book of the Way. Layunin ng aklat na ito na makamit ang ugnayang mistiko. Ilan sa mga paniniwala nito ng Taoismo ay ang Tao, na ang ibig sabihin isang puwersa sa likod ng mga natural na kaayusan. Sunod naman ay ang yin at yang. Ang ibig sabihin nito ay pagiging isa sa kalikasan. At sunod naman ay ang chi, na ang ibig sabihin ay enerhiya na nanggagaling sa kalikasan o tao. Ang po naman ay nangangahulugang lahat ng bagay na nakikita ay walang preconception o ito ay paya. Ang de naman ay nangangahulugang ang pagkakaroon ng birtud, moralidad at integridad ng isang tao. Ilan sa mga tanyag na nakasabihan ni Lao Tzu ay, silence is a source of great strength. Ngayon ay tatalakay naman natin ang legalismo. Ang legalismo, ito ay ang paaralan ng batas o pilosopiya na nagbibigay diin ng batas at tuntunin sa pinairal ng may kapangyarihan bilang pamantayan na kilos ng tao. Ito ay nagmula sa pangunahing akda ng mga legalista tulad ng The Book of Lord Shang, Han Fei Chu at Quan Chu. Ito ay kauna-unahang pilosopiya na naging opisyal na ideolohiya ng bansa. Naniniwala ang legalismo na tungkulin ng pinuno na tumayang nag-iisa at may lubos na kapangyarihan sa kanyang nasasakupan, at siya ang batas at siya rin ay ang otoridad at ang pamantayan ng tao ng tama at mali. Naniniwala ang mga legalista na may higit na isang pamamaraan ang pagpapalakad sa daigdig at hindi na kailangang gayahin ng lumang nakaraan upang mapamahalaan ng maayos ang estado. Higit na mas mataas ang tingin ng mga legalista sa batas kaysa sa mabuting asal, moralidad o ritual. Isa sa kanilang pangunahing prinsipyo ay ang pinuno
ang namamahala at ang tao ay sumusunod. Kailangan magbigay ng pabuya ang pamahalaan sa mga masunuring mamamayan at parusa, marahas na parusa sa mga sumasaway. Ang mahalagang salit na magpapanatili sa isang organisasyon ay ang una ay ang fa, na ang ibig sabihin ay system laws. She naman ay power and position and charisma. Ang shu naman ay control methods. Ilan sa mga tanyag na pahayag ng legalismo ay ang the way is the beginning of all beings and the measure of right and wrong by Han Fei. Matapos nating talakayin ang ating paksa ngayon patungkol sa pilosopiya na umusbong sa Silangang Asya, ay meron akong inihandang maikling gawain at ito ang panuto. Isulat ang T kung tama at M kung mali ang pahayag bawat bilang. Tumayo ang lahat ng mga gustong sumagot. At isulat ang inyong sagot dito sa pisara kung ang pahayag ba na ito ay tama o mali. Tama ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, Xiao ay pagalang sa magulang. Sa pangalawang bilang naman ay mali dahil ang tamang sagot ay Li. Ang Li ay ang pagsasagawa ng mga ritual. Sa pangatlong bilang ay tama, mali ang tama ang inyong sagot dahil ito ay mali. Ang tamang sagot ay Jen o pagbasa ay Ren. Ito ay nangangahulugang kagandahang loob. Ang pang-apat na bilang naman ay She, na ang ibig sabihin ay power, position, and charisma. Panglima ay tama, na ang Shu ay nangangahulugang control methods. Meron na naman tayong mahabang gawain. Ito ay hanapin niyo sa kahon ang inyong mga sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minutos. Okay, ang 15 minutos ay tapos na. Ang takdang aralin ay magsaliksik ng mga sangay ng pilosopiya. Ito na lamang sa araw na ito. Paalam at sa susunod na pagkikita.